welcome back to our channel and welcome here at Royal Garden. Ayan, for this video, ang matutunghayan nyo naman or ang mapapanood nyo naman ay kung paano kami maghanda ng taniman ng aming mga giant RS or rootstock. Yung mga puno ng bougainvillea natin na malalaki na hinahanda para ma-graft. Ayan. Yan naman ang ipupwesto natin dito sa garden kasi sila ay nasa ilalim ng mangga. Doon namin pinatubo and then ngayon ilalabas namin sa full sunlight. So yan ngayon ang mapapanood po ninyo kung paano kami naghanda ng taniman and then kung paano namin itatanim dito sa malalaking paso para mailagay na sa full sunlight. Mas maganda po kasi ang magiging ugat nila kapag sila ay nasa full sunlight compared doon sa nasa shaded area. Kaya kailangan po bago natin i-graft, ma-full sunlight po muna natin. At yan po ang gagawin namin for this video. Ayan, shout out po muna tayo. Shout out po kay Kuya Nars Garden Ideas. Ayan, shout out po sa iyo Kuya Nars. Kuya Nards, thanks for watching and thanks for subscribing into our YouTube channel, Royal Garden Escapade. Ayan, ito po ang gagamitin nating paso doon sa ililipat nating giant na RS. Madali nang idasog. Madali nang i-move pag naibaba. Paso pa lang yan. Paso pa lang yan, isipin nyo yun. Apat na gilid, pwede na yan. Pagka naman kasi sa ilalim, ano lang yan, papakat lang yan. Kung may angat yung puwete, wala namang angat. Oo, kung nakapatong siya, okay lang yung butas sa ilalim. Pero pag ganyan wala namang patungan, okay yan sa mga gilid talaga ang butas. Dapat talaga sa ayan. Gilid talaga. Bago po tayo magtatanim, check nyo muna yung loob ng paso. Kasi meron po akong nakikita ng tatlong lalaki, nagtanim ng napakalaking giant. Walang butas ang paso ng napakalaking paso. Kaya ngayon ang giant na tegi. Walang butas sa gilid. Ito po ang mga butas niya. Ayan, sa gilid po. Mga gilid po ang butas niya. Ayan. Pagka po ang paso ganito, walang patungan, mas maganda po sa gilid ang butas para sigurado po. Pagka po kasi dito ka nagbutas sa ilalim, dyan, sa pinakano. Ano lang po yan, yung pumapakat sa lupa kapag nag-uulan. Dumidikit sa lupa. So, ayaw lumabas mabuti ng tubig. So, ang pinakamabuti, may butas doon sa ilalim, may butas sa gilid. Para sure po. Ayan. May bago na akong tuta ngayon na askal na laging kasama rin sa vlog ko. Ayan, ito po yung ililipat namin doon sa mga paso na yon. Etong tubo na giant na to, tatlong puno po ito. Para po malagay na po sila sa full sunlight. Napakaganda niya, napakaraming sanga. Pihitin mo nang diretso doon para pumunta doon sanga. Oo, diretso mo na doon. Yan, isa pa. Yan.
O, isang dasog pa doon, konti pa, konti na lang. Parang mapapantay dyan sa ano nare, sa drum nare. Oo, kung kaya. Tapos papunta doon kay Joel. Papunta doon kay Joel. Isa pa, isa pa. Konti na lang, pwede na. Isang pihit pang ganon. Ayan, okay na. Tatanggal lang ko naman ang sang eh. Ayan. Tapos ngayon, tatanggal lang ko ng sanga para kami may pantanim. Baka mayroong gustong bumili habang hindi natatanggalan ng sanga. Ang daming pantanim nito. Ay, teka lang. Ayan, na-approve na po nila sa malaking paso yung ating giant na rootstock na nandun dati sa ilalim ng mangga, nasa shaded area. So ngayon po, lalagay na natin sa full sunlight para gumanda po ang kanyang ugat bago i-graft. Siguro po mga 1 month muna dito bago i-graft. Para sigurado po, kasi pag hindi po, mahirap magbuhay pagka hindi masyado pang established. Maganda na ba ugat? Sa akin yung ugat, ha? Huwag niyo tatapon. Malaki na ito, ang tutok to. Sige. Ano niyo, huwag niyo mo nang pagpakatin. Putulin mo na rin. Putulin mo to. Putulin mo na doon. Para sigurado. Sige. Binabawasan po namin ang ugat para magkasya dito sa tataniman niyang paso. Medyo maliit pala yung paso, ano, hindi masyadong, dapat pala medyo maluwang pa yung paso. Kami yung gumawa niyan, laking-laki na siya dun sa paso, sobrang laki po. Maliit pa pala. Kaya lang yung ugat niya, hindi na siya ano. 120. Tingnan niyo po yung pinutol na ugat, oh, pinagputulan. Pagka po ganito, ayan. Palabasin po muna natin yung ano. Yung ganitong kulay po ang healthy. Yung ganito po medyo ano na. Medyo dry. So ito healthy. So baka pag inalis natin to, baka salagari lang po. Okay. Magagrap natin to. Mabuhay sana natin. Napakalaki. Chainsaw sana kunin mo. Tsaka ugat yan, hindi yan matigas. Malambot lang yan. Wala kasing takta ito, kaya mag pinangangat kamay. Ha? Matagi yan. Ngipit kasi. Sige. Binabawasan po ng ugat para lang magkasya sa paso. Pero sana, hindi sana. Mas maganda sana, malawak na ganyan yung ugat, kaso hindi kasya sa paso.
Kung mas malapad naman po yung paso, lalong bibigat. Mas mabigat pag malapad yung paso. Ah, kaya pala siya brown. Sa lagari lang pala yung may kalawang. So, alisin okay lang natin yung brown. Okay na. May buhangin ka na? Meron po. Ay, magpuna ka kataya. Magpaupo ka muna. Meron pa upo naman. Meron na? Tinan niya. Dalawang timbang po bumunta. Para pagbibigyan ko na. Dalawang timbang. Kotor, walang tumulog yan. Naka-vlog kayo, bawal daw magreklamo, bawal sa mayangot. Papangit kayo. Tayo rin. Baka tamay ibang sanga. Oh, 1, 3. Teka lang. Teka lang ha. Oh, hugot. Hugot ko na, bre. Sige. Pupuruhin nyo na ba? Purong buhangin na? Hindi mabuwal. Ayan, Pure River Sand po yung ginagamit namin. Sayang nga lang pag ganitong mataas yung paso, natatago yung part ng puno niya na medyo malaki. Yung pa namang malaki, siyempre yung pinaka puno niya, yun ang malaki. Yun pa yung natatago. Pero kung hindi naman mataas na ganito yung paso, kung mababaw naman yung paso, hindi siya tatayo.
Mabigat. Ano, kung mababaw yung paso, hindi tatayo. Ay, hindi tayo, mabigat yan. Kumagal dito lang, ma'am. Baka mapwersa yung paghangin yun. Oo, baka bumagsak. Ayan, pupunuin lang po nila to ng ano, ng river sand. Tapos then, okay na yon. So, dapat bawasan natin yung sanga sa taas para hindi siya mahirapang makarecover. Silya at saka pamputol. Silya at saka pamputol, Joel, putulan mo yung mga sanga sa taas para mas mabilis po siya makarecover. Yung iba kasi ang ginagawa dito, pinuputol po, hindi ganyan kataas. Puputulin mo parang bonsai type, bonsai style, para pag tinanim mo, mababaw lang yung tanim, dito yung pinakapuno na malaki. Ang problema po, pagka po kasi dito ganoon, yung mababa lang siya, kahit malaki siya, mura lang nabibili. Compare sa mataas siya, mas maganda pong presyohan. Lalo na kung marami pong kulay ng flowers, tapos mataas na ganyan. Mas maganda pong presyohan kaysa sa maliliit. Parang sulit pag malaki. Tapos masanga, malago, mabulaklak, ganun. Pero kung maliit siya, kahit malago siya at mabulaklak, parang ang mahal, ang nang dating ang mahal. Magtira ka ng mga 100 ka lang. Ayan, kailangan po bawasan na natin yung mga sanga niya para mabilis siya makarecover. Para hindi siya malanta. Tapos kapag hindi umulan mamayang hapon, kasi everyday po umuulan dito, kapag hindi umulan mamayang hapon, for sure malalanta siya. Papangit din siya. So hindi rin naman kailangan yung pag-inwrap, puro top grab po ako. So hindi ko naman kailangan yung mga sanga. Kaya okay siya, tatanggalan na lang ng sanga. Mamaya yung susunod, bago itaas, kailangan maputulan na ng sanga para hindi mahirap na ganyan. Tapos yung pinagputulan nyo, ha, baka ma-ano yung paa nyo, matinik. Sarap. Pag natinik ka po ng tinik ng buong gambilya ng ganito, ano pakiramdam? Mahapdi, makirot, makate. Pero, kinabukasan wala na. No, kinabukasan wala na. Ayun, pag naiwan yung pinakadulo, kailangan mo siyang hukayin. Kailangan mo siyang dukutin. Ang tawag doon? Operahin yung napagtinikan mo. Kaya pinakamabuti po, ingat na lang, huwag pong nag-aalis ng tsinelas pag ganitong nasa garden. Minsan po kasi may naiiwan yung pinakadulo ng tinik, may iiwan doon sa loob ng ano mo, ng balat. Magano? Safety shoes? Napakabigat. Pag-aalis. Oh. Ano po yung tatanim namin ganito, tatlo pa lang yung ready na ilabas. Yung iba po kasi nag-i-start pa lang. So tatlo. So, apat itong pot namin, so hintayin pa yung iba na mabuhay pa. Okay po, that's all for today's vlog. Thanks for watching and please do like, share, and subscribe our YouTube channel. Bye!